Kulang sa tulog at nanghihina, energy drink ang katapat niyan para sa ilan. Karaniwang katuwang ng mga sobrang busy sa pag-aaral o sa trabaho, lalo na yung mga night shift na umaasa sa pampagising instant lakas sa murang halaga. Pero alam mo ba, mataas ang levels ng caffeine sa energy drink. Samahan mo pa ng maraming additives, mga sugar, plus stimulants katulad ng guarana, taurine at L-carnitine, ewan ko na lang kung hindi pa magising ang diwa mo. Pero may babala ang mga eksperto laban sa madalas na pag-inom nito, kabilang sa mga side effects ng sobra-sobrang pag-inom ng energy drink ang sakit sa puso. Sa dami ng caffeine ng energy drink, nakakaranas ng hyperstimulation ang puso. Ang resulta ay ang irregular na pintig na kung hindi maagapan ay maaaring magresulta sa atake sa puso. Maaari ring tumaas bigla ang inyong mga blood pressure kung sobra-sobra na ang caffeine, kaya naman huwag uminom ng energy drink kung ikaw ay hypertensive. Nakaka-dehydrate din ang pag-inom ng maraming caffeine, kaya mas higher ang risk ng magkaroon ng kidney stones ang mga mahihilig sa energy drink. Isa pang side effect nito ay ang obesity at diabetes dahil sa mataas na content ng sugar. Okay lang naman ang humiram ng lakas sa energy drink, pero ang dumepende rito para mapunan ang kakulangan sa pahinga ay hindi makabubuti sa pangmatagalan. Parang relasyon lang din yan. Hindi maganda kung nanghihiram ka lang. Kung talagang kinakailangan ng energy drink, do it in moderation at tandaan, kinakailangan pa rin natin ng tamang pahinga. Sayang ang sipag kung magkakasakit ka naman sa sobrang pagod. O nga naman, at para mas palapakin pa ang usaping yan, kasama natin live si Dr. Dex Bacalintang! Good morning! Okay, Doc? Sige. Nakaka-relate ako kasi dati, minsan puyat ako nag-aaral ako eh. Tapos kailangan ko mag-training o may laro the next day o kaya may race. So, maraming may isang time, 3 hours ng tulog ko. Para pambawi, uminom ako ng energy drink. Tapos tinakbo ko yung 10 kilometers. Wow! Tapos pagkatapos nun, bigla ako nang hina, tapos nang lalamig. Bakit nangyari sa akin? Yun yung tawag natin na maaaring sugar crash. Bakit? Kasi minsan, yun yung mga biglang spike ng asukal. So may energy ka. No? And then yung caffeine pa, may energy ka. Pero bigla, maaaring biglang bumagsak. Yun lang hindi. Delikado yun. Maaaring maging delikado kung aaraw-arawin mo yung ginawa mong gano'n. Okay. Anong pwede maging impact or effect? Yan, pwedeng impact niyan, pwedeng tamaan yung puso. No? Lalo na kapag, meron nga tayong mga balita recently na may isang bata na tinamaan ito na yun lang yung lagi niyang iniinom. No? Dahil sa kahirapan, kailangan trabaho, ganyan, juggling works. Tapos yun lang yung ginagawa niya, maya-maya, nakita, nakabulag tunnel. Kasi dahil sa sugar crash? Dahil sa sugar at saka yung caffeine. Kasi itong energy drink, so makikita nyo, yung isa, minsan, ilang types kasi yan eh. No? Merong parang juice form, merong parang sa can form. Yung mga ganyan, pwedeng mag-range yung asukal natin ng 70 to 240 milligrams of caffeine. Just for reference, no? Yung iniinom mong kape, yung kanina, binibilang ko. Black lang. Binibilang ko yung kape na iniinom mo. Yung reference lang natin doon, yung iniinom mo na yun is 80 milligrams. 80 to 85. Delikado ba yung kape? Hindi naman. I mean, for reference, 80 to 85. Sa kape, tapos sa energy drink, yung maliit lang, 240 na. Parang tatlong kape. Kasi 3 to 4 na siya. Sarap. Kaya ang reference ko yung iniinom mo kanina. So yung iniinom mo safe pa yon. That's around safe pa hanggang sa tatlo hanggang apat na ganun pwede pa. Pero pwede pa. Imagine mo kung yung isang ganun ay apat na nung kape, tatlo hanggang apat na nung kape mo. Tapos makakailan ka na. Nagugulat yung puso. Ayaw natin nagugulat yung puso. Ayun na. Ay, nako po. Pero ano? Hinay-hinay lang. Patay tayo diyan. Kaya pala matamlay yung puso ko ngayon. Pero Doc, ibig sabihin, not all energy drinks are created equal. Yes. Ano yung best form? Kung kailangan mo talaga, ano yung pinaka-safe na? Actually, pwede yung mga naka-juice form at saka yung mga naka-can form. Pero ang suggestion ko, hatiin nyo. Yes. So, wag yung isang lango na, wag yung isa ka na bigla-bigla, tapos mamaya meron pa ulit, bigla-bigla ulit. Tsaka Doc, siguro dapat uminom pa rin ng maraming tubig. Maraming tubig. Lalo na yung mga hindi umiinom ng tubig. Sino kaya hindi umiinom ng tubig? Medyo problematic yung mga. Naririnig ko na ibang producer, nagsasorry na lang. Sorry Doc, na parami sila ng energy drink. Kasi ang isang problema, pwede rin tamaan yung bato. Wait, question. Paano kung mahilig ka sa kape, nakaka-limang tasa ka sa isang araw? Well, nasa safe range. Pero black lang. Black lang. Nasa safe range pa naman yun. 3 to 4 pa pwede pa. Pero tubig kailangan pa rin. Pero ang problem lang natin doon is, kunyari, caffeinated nga. Ang problema mo, kapag ka ininom mo siya ng more than around
1 a.m., 1 p.m., mm-hmm. more than around 1 p.m. and onwards, pa pwede ka magkaroon ng hirap ng pagtulog, which we don't want. No? Kasi yun yung problema natin. It interacts with the melatonin. Tama rin sinabi mo, Doc, kasi yung iba, pinapalit nila sa pagkain, yes. di ba? Mm-hmm. Gawa ng hirap, gawa ng kaya walang oras, mm-hmm. umupo at kumain, yes. so delikado yun. Delikado. Naiisip ko yung mga nagda-drive, yung mga driver mm-hmm. ng yes. ating mga bus yeah, na mga bus, gym, bumiyahe ng mga 8 oras, 10 oras. Diba, lagi nilang talaga, yun yes. ang pinakamadali, oh. eh, pero masama pala. Masama pala. Mas maganda tubig, oh. inumin nila. Kasi magkakaroon naman kayo ng energy because of the electrolytes. Right. And then, kinakailangan din, kumain din ng maayos. At saka, matulog. Matulog na matulog maayos. Talaga. Matulog talaga. Matulog talaga. Matulog talaga. Matulog talaga. Kahit ngayon, 15 minutes lang eh. Oh, power na. Power na. Ang suggestion ko nga kapag, kunyari, kailangan nyo talaga ng energy ng bandang hapon, inom kayo ng, kunyari, kape. Inom ka ng kape ng around mga 11:30 or 12 noon, and then itulog mo ng 15 minutes. Coffee nap. Coffee nap yun. And then pag-akit na ng alauna ng hapon, hindi ka sluggish na. Effective yun. Yung energy mo. Uy, maganda gagawin ko yan. Effective yun. Nag-try ko na yun. Habang nanonood kayo sa amin, magkape-kape. Tama. Magandang suggestion yan. Maraming salamat, Doc Dex. Oo naman. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.